Pasensya na mga katropa at hindi maganda naman ang pakiramdam ko. Kagabi hindi ako nakatulog. Ha? Sobra. Grabe, tumutulo na. At saka barado ang ilong. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Barado, masakit ang ulo. Ayun. So kaya, ala ko pagkagising ko okay na. Pero wala. Malala. Kaya sabi ko, hindi na muna ako papasok kasi baka mas mahirapan ako nito dahil sakit ng ulo ko. Dito at saka dito sa likod. Grabe, lagi na lang ako nagkakasakit dito. Oh. Wala kasi ako family doctor mga katropa, kaya sa hospital lang ako nag-walk in sa emergency. Dapat matutukan ako nito kasi ang dami ko nang nararamdamang sakit dito eh. Pero hindi ko alam mga katropa kung dahil sa pagbabago ng panahon ngayon, pero obviously napakalamig ngayon. Tapos ito malamig naman ngayon, maaraw at may melt yung mga snow. Hindi ko alam kung ito yung dahilan eh. Malalaman natin pag natingnan tayo ng doktor. Ito yung reason mga katropa kung bakit kailangan mo talaga ng sasakyan dito, no? Kasi katulad nito, pupunta ako sa hospital. Layo ng hospital dito. So kailangan mo talaga maglakad. Wala kang sasakyan. Kung sa mga hindi nakakapanood, nakapanood pa ng video ko na yun eh, meron po tayong link sa baba at panoorin nyo po. Tapos karamihan dito, may mga family doctor na rin, pero yung iba wala kasi ang mga doctor dito, punong-puno na yung slot nila. So kailangan na nilang kumuha ng ibang doctor sa ibang town, sa Mendoza, sa Brandon, saka kung saan pa yung malapit dito, ganyan, saan may available. So kung pupunta sila magpapa-check up, eh kailangan nilang pumunta doon sa ibang town. So may mga sasakyan yan. Katulad mayroon kaming video eh, hinatid namin si Gabs noon. Pumunta siya sa family doctor niya dahil doon sa check-up niya, sa blood chem. Hanina pa ako bahing ng bahing. At talagang napaka sakit na ng ulo ko. Yung bang halos lumuluha na yung mata ko, na parang lumuluha na yung mata ko sa init. Hindi naman ako yung tao na nilalagnat or ano. Talagang masakit lang dito ko. Dito. Tsaka dito sa batok ko sakit. Nakakabahing. Kapas ng sipon. Barado. Hindi ako makatulog kagabi. Hirap. Kaya kailangan malaman ko anong reason. At saka hindi ka naman kasi alam kung anong pwede kong itake na gamot dito. Kaya kailangan ko malaman ko ano yung gamot na ititake ko. Hindi lang yung bili ka ng bili dyan tapos hindi naman pala pwede. Kaya mas mabuti nang pa-check up tayo. So andito na tayo sa hospital at katulad niya, no, nagme-melt na yung mga yelo. Medyo papalapit na rin siguro ang spring. Kaya ganyan siguro. There's still doctor here? Yes. Okay. Just wanna know if this is a sinusitis. I'm cold. I don't have fever. But I'm sneezing so much. You can ask me. Do you have a family doctor? No, I don't have a family doctor. That's my problem. Okay. So I'll be needing a family doctor if ever. No, you're fine. Are you allergic to anything? That's what I'm wondering why. I don't know. If I'm allergic to anything, I don't know. Nothing that you know of? Yeah, I just came into my room and having this clogging my nose. Okay. Have you been coughing at all? Not coughing. No. Sneezing. Sneezing. A lot of sneezing. Okay. That's it. Maybe I'm allergic to something, I just don't know. Maybe my room is too dirty. So I need to clean it up. Konting takas lang ng pag-check up sa akin.
Yun ang problema ko. Bahing ako ng bahing. Wala naman akong lagnat. Pero ang sakit dito ko. Taka dito. O yun. Ayun na naman. Nababahing na naman ako pero ayaw lumabas. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong napunta rito sa ospital na ito. Kumbaga, suki na ako rito. Suki na. One time, nagpunta ako rito. Nagkasakit ako. Grabe yung pagkakasakit ko nun. Meron akong video nun eh. Panoorin nyo na rin sa link sa baba. Sa mga gusto pong sumuporta sa akin, meron po tayong GCash. Hindi, joke lang po yan. Supportahan nyo na lang po ako dahil sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, pag-comment, at saka ayun, pakishare na rin ang video na to. At saka sa pag-recommenda ni YouTube para mapaangat yung mga videos ko at mapanood ng karamihan. Yun lang po naman ang support ang hinahangad ko. Sa ngayon, wala akong lagnat. Sa totoo lang. Alamin ko lang kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Hindi ka rin kasi ako makapasok sa trabaho sa ganitong sitwasyon eh. Sa ganitong lagay kasi nakakairita yung sipon eh. At saka ano, bahing ng bahing. Siyempre yung mga product namin is ano, mga karne, fresh. Alangan pasok ako doon, bahing ako ng bahing. So mas mabuti na lang na magsakripisyo ng isang araw. Laming ko na lang, papahinga na lang. Titik ng gamot kung ano yung re-recommend ng gamot. Ganun lang ang muna. Sayang yung isang araw, sa totoo lang yung isang araw dito sa trabaho dito sa Canada, malaking kawalan na yun. Lalo na may bonus pa. Pag diretso yung kompleto yung araw ng trabaho mo sa 10 araw, may bonus yun. Malaking bonus yun. Kaya malaking kawalan din. Pang grocery na rin yan. Alam ka na may sakripisyo ko yung kalagayan ko. Yung sitwasyon ko ngayon sa trabaho. Mas lalong mahirapan ako. Lalo na hindi maganda yung tulog ko kagabi. Hindi kompleto. At saka baka ma-ano lang ako, mahirapan lang ako doon. So, yun mga katropa, napakahalaga talaga ng family doctor dito. Tinanong sa akin kanina kung may family doctor ako, pero sabi ko wala. Kaya dito, kung sakaling mapunta kayo dito sa Canada, the best talaga makahanap kayo ng family doctor ninyo. Kasi ako, may gitsang taon na ako rito, wala pa akong family doctor. May mga iba dyan, wala rin family doctor, pero yun nga, nag-walk-in na rin lang din sila. Katulad ko, nag-walk-in. Actually, gusto ko na nga rin malaman yung mga sitwasyon, kung meron ba akong kailangan iwasang pagkain, kung dapat kong gawin, kung ano yung mataas sa akin dito, sa blood chem ko ba, ganun. Kung pwede kong gawin para mapabuti ko yung kalusugan ko rito. Yun ang pinaka-importante kasi ang family doctor talaga, mga katropa, ikaw dito mag-isa, tapos pag nag-asawa ka na rito, ayun, isasama mo na rin yung asawa mo, tapos pag nagkaanak kayo, lahat na yun, asikasuhin niya. So, from generation, ewan ko lang kung kasama dun sa generation, pero yung buong pamilya mo, siya yung mag-aalaga sa'yo lahat ng mga sakit mo at saka ano doon. Ganyan lang yun. Ayun na, pumasok si ate. Nagtatrabaho siya rito sa hospital. Matagal ka na rito, te? 14 years. 14 years? Yes. Pwede ba kitang isama sa video ko? Dito po siya sa Canada, dito sa Nipawa. Nandito po siya sa hospital ngayon. 14 years ka na rito, te. Pero dito sa hospital. Oo, dito. Pero I'm living in the country. Pero sa next town. Anong sa town? Next town ako na naka-stay. Yung position ko. Cover lang ako dito. So pangalawang trabaho mo dito. Ano, Minidosa? Oo. O, sa Minidosa ka na stay. Yung position ko dyan. Tapos pinupull out nila ako dito pag kinakailangan. Ibig sabihin, parang full-time ka doon sa Minidosa. Sa hospital doon? Hospital. Tapos pinupull out ka dito pag kailangan. 14 years ka nang nagtatrabaho sa ganito. Dito. Edi, tagal mo na pala. Citizen ka na? Oo, dual ako dito. Dual citizen. Wala kasi akong family doctor, kaya walk-in lang ako rito. Yun nga sabi ko sa kanila to, family doctor, kung paano ka-importante family doctor dito. Like for example, buntis ka, di ba? Hindi yung family doctor mo magpapanganak sa'yo. Hindi. Ire-recommenda ka, di ba? Oo. Kunwari may surgery, mayroon kang naging injury, yung family doctor mo, titingnan tapos ire-recommenda ka sa ibang doktor, ganun yun. Pero siya pa rin yung mag-aalaga ng buong pamilya mo.
Yun yun. May family doctor ka natin? Oo, meron. Kasi dito na ako nanganak. Ah, dito ka na nanganak? Dito, may dalawa kaming chikiting. Chikiting? Eh, yung mga chikiting mo dito, ate? Puti dito. Sila. Ay, asawa ko puti. Ay, puti yung asawa mo? Kaya ako na dito. Ah, kaya pala. Oo. Tanong ko lang, di ba ilang beses ka na nanganak dito? May pinayaran ka rin? Wala. Wala kang pinayaran? Wala, diretso na ako. Yan ang maganda rito mga katropa sa Canada. For example ni ate, benefits dito sa Canada, nanganak na siya ng dalawa. Cesarean pa. Cesarean din. Pinakita mo lang health card. Oo. Yung pag admission. Oo. Sa lahat na. Yung card mo. Kasi, okay. Wala na talaga. Wala, kahit isang room daw. Wala kang binigay. O yun mga katropa, ang pinakamagandang benefits dito sa Canada. Nagkasakit ng anak, yun cesarean pa, walang binayaran ni pisong duling ng dolyar. Eh kahit nung nagano yung doctor ko kasi nung when she was like 2 years old. Oo, ano nangyari sa? May lazy eyes, napansin namin yung isa niyang mata. Nagka lazy eyes, yung isa ba parang nadul. Ano yun? Hindi siya magkasakit. Naduling? Ano talaga, dread yung isa. Hindi kaya nagka-seizure siya? Hindi naman, hindi. Kaya nga, tinatanong ko yun sa doktor, baka ano, sa too much exposure sa device. Oh. Kasi ano nangyari? Hindi naman siya ganyan. Pag napagod siya, parang yung isa niya, nagka-dread yung isa. So, hindi magka-ano. So, chinek up siya? Chinek up. Tapos, medyo matagal-tagal din yung proseso niya, mag-eye patch, ganun. Libre lang talaga yung surgery hanggang sa when she was turned 2 years old. Ayun, surgery. Libre talaga? Oo, libre talaga. Surgery yung eyes niya doon. Hindi kaya dahil nagtatrabaho ka rito? Hindi talaga. Pero dahil may family doctor ka? Oh, syempre, may family doctor ako. Yan, nire-refer ko yung family doctor sa eyes. I-ano ka sa nang specialist kasi hindi siya maka-ano sa'yo. Oh. Makatulong. Siya na yung nag-refer ng specialist doon sa Winnipeg. Ayun. Ano, every few months na may visitation kami ng follow-up, check-up sa kanya kung ano, may improvement ng mata niya. Uh-oh. Every 3 months, yung suggestion na every mag-eye patch ng 2 hours, may ano, konti lang yung ano niya. So, nakaganito siya? Ganyan siya? Oo, nag-eye patch. So, medyo maliit pa siya, nag-eye glass na siya. Try na yun. Tapos, ina-eye patch namin every 2 hours, every day. Tapos lagi kami nagtatalo, hirap, 2 years old kasi, so lagi niya tinatingin. Kaya nagtatalo kayo ng anak mo dahil ayaw niya? Kasi uncomfortable na yung eye patch, diba? Pero wala pa din, kasi slow pa din yung improvement. Hanggang naging 5 years old, nag-ano na talaga yung specialist yan. Sa specialist wala pa rin? Wala kaming kahit isang ano. Basta pinakita mo lang yung health card mo at may family doctor ka. Government talaga nag-ano, lahat. Government. Diba? Sila lang yung ano, nag-asikaso, follow-up, tapos yung schedule yung kailan yung surgery niya, ganun. Kung sa Pinas yan, atay. Saan tayo na yan? Dami kang babayaran nun. Iisipin mo. Bill mo na lang sa ospital. Oo, yung pabalik-balik. Pagbayad mo sa doktor. Eh, yung gamot eh. Paano yung gamot? Kung ano, resita ni doktor, iyan sa doctor's ko naman. So, okay lang. So, kayo bibili nun? Oo. Gastos mo na yun. Kasi ano siya, outpatient siya, di ba? Sa yun na yun yung mga gamot. So, yun mga katropa, yun ang pinaka importante talaga, family doctor, health card, benefits dito. So, ganun kaganda yung family doctor. At sa yung health benefits dito sa Canada. Yung mga sinasabi ng iba kung kano kaganda ang health benefits dito, wow, grabe. Tingnan nyo naman, nanganak na siya 2 beses. Wala silang binayan kahit pisong diling na dolyar. Nagka-problema yung anak niya sa mata, nagkaroon din ng surgery o ano. Wala silang binayad. Ang ginastos lang nila sa mga gamot, reseta, ganun. So, yun ang pinakamaganda dito sa Canada, health benefits. So, sa mga nagbabalak dito, at least nabigyan ko kayo ng mga ideas. Paubos lang po yung tissue. Puno-puno na yung baso. Yun ang kinaano ko rito eh. Tagal. Tagal lang. Punta lang doktor. Ano na, kung nasa trabaho ko nito, di mas malala pa. Nahihirapan ako magtrabaho nito. Kaya, sakripiso muna.
sayang. Sayang talaga. Kung kailangan mo pa ng financial, saka pa magkakagad dito. Kaya kailangan talaga mga katropa. Kailangan din talagang alagaan na ating sarili dito. Okay, yeah, so we're gonna put it in your nose, plug the other nostril. Okay. And then gonna count to three, and then I'm gonna push this and you're gonna inhale at the same time. Okay, okay, please, please. Okay, ready? One, two, three. Okay, now we'll do the other side. One, two, three. Okay, now we're gonna do one more each side. One more. Yep. Two in each nostril. Okay. And then you're gonna do that once a day for a week. Once a day for a week. Yep. And then that should help. Between that and that, that should help all the snot problem and the itchiness and everything. Yeah. Okay. This is what I'm looking for, so that I can stop sneezing and my clogging nose. Yes. That and my help. Voice is getting bigger and deeper and like a romantic man. Tapos na yung aking check-up at sabi ng doktor, meron akong allergy. At, this is not a sinusitis, right? This is a sinusitis? It's just an allergy? Yeah, like allergic rhinitis, which means like irritation of your nose. Allergic rhinitis. Okay. Thank you. So, ayun mga katropa, meron akong allergic rhinitis at hindi ko alam kung saan ko nakuha to. Kung anong cause ng pagkakaroon ko ng allergic, saan ako naging allergic. Grabe, ang lala. Lala, grabe. So, pauwi na ako kanina. Maliwanag pa. Nagpunta ako rito mga 2:30. So, ayun, pauwi na ako 6:30 na. Ay, marami kasi pasyente rito kaya tagal eh. Nagbigay siya ng prescription at saka yun nga yung nasal spray na sana makatulong. So, pauwi na ako mga katropa. Siguro panahon na para linisin ko yung kwarto ko. Kailangan ko na linisin yung kwarto ko, baka doon ko nakuha yun eh. Kasi kagabi pag-uwi ko, kahit sa trabaho wala naman, pero nung pag-uwi ko doon na simula eh. So, siguro sa kwarto ko. Maduming-maduming yung kwarto ko. So, yan, pauwi na ako mga katropa. I think hanggang dito na lang ako mga katropa, no? Nga pala, humingi na rin ako ng tissue. Kasi ubos na yung kinuha kong tissue sa kwarto. Ubos na yung tissue dun eh. So, hanggang dito na lang mga katropa. So, ganun yung kailangan dito talaga ng family doctor. At saka nakita niyo naman yung sinabi natin sa health benefits dito sa Canada. So, maganda talaga. Halos wala siyang binayaran. Halos sa... talagang binigay lahat ng gobyerno ang pangangailangan nila para sa pamilya nila. Kung nagustuhan nyo man ng video ko at huwag nyo pong kalimutan na suportahan ako sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment, kahit ano po para pa makarekomenda ni YouTube ang ating mga video at pakishare na rin po ang ating video. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. Sana gumaling ako ng mabilisan. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Ay! Sorry, te.